Malayo ka man sa Pilipinas, ikaw ay malapit pa rin. Ako po si Congressman Jan Vertiz ng ACTS OFW Party List, kaagapay ng Servisyong OFW. Servisyong OFW! Isang magandang araw sa iyo, kaagapay. Welcome po sa programang Servisyong OFW over 702 DZAS at syempre sa ating mga sister station din po sa 1233 DYBS Bacolod at sa 1143 DZMR Santiago Isabela. Good morning po sa inyo and happy holiday. Nawa ay magkaroon po kayo ng mabiyayang Kapaskuhan ngayon pong season na ito. And of course, ang lagi po natin panalangin ay magkaroon po tayo ng good health for all of us. Okay. At kumusta po ang ating mga kaagapay? San magpanig ng daigdig po kayo? Naroroon, we always pray for your safety and yung good health po ninyo. And thank you po for always being with us dito po sa 702 DZAS. FEBC Radio TV, and as you know, we're all doing our best para po patuloy na maihatid ang mensahe ng pag-asa na nagmumula kay Jesu Cristo. At ako nga po si Jo Cabrera Alabastro, makakasama mo ngayon. At sa pagkakataon po ito, tayo ay napaunlakan ng isang frontliner. Siyempre, lagi nating kasama sa prayer yan. Isa sa mga frontliner, siya po ay nurse. Diyan po sa Jeddah. Ayan. Kasama po natin ngayon si Nurse Roy Francis Cordero. Magandang araw sa iyo, Roy. Good morning po. Good morning po, Jo, at good morning po sa lahat po ng pinakikinig po sa atin po sa FEBC Radio po. Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta ka, Roy? Mabuhay po, ating Panginoon. Patuloy pong nagiging maayos po dito sa Jeddah po. Okay, ayan. At medyo mahaba-haba na rin ang nilakad ng iyong karanasan bilang isang frontliner, bilang isang nurse dito nga sa dyan sa lugar mo sa Jeddah. Kumusta ba yung mga first experience mo at bakit pinili mo ang Jeddah na maging destinasyon ng iyong trabaho? Yun po. Bali po, na nung graduate po ako ng 2008, nagtrabaho po ako sa dyan po sa Nueva Ecija. 7 years po ako nag-work dyan sa university po namin. Sa Wesleyan University po. At nag-work din po ako sa hospital. Dahil po medyo yung sa family po, lumalaki po yung expenses, kaya kailangan na pong medyo lumaki din po yung kita. Kaya po, kahit po medyo ayoko po sanang umalis, napilitan pong umalis. Kasi po, nag-apply po kami ng tatlong kaibigan ko papuntang Saudi. Pinakamabilis po kasi, ang naisip po namin that time, pinakamabilis pong makakaalis kapag po sa Saudi dahil marami na pong nagtatrabaho dito. Tapos yun po, nag-apply kami ng Riyadh. Natanggap po silang dalawa. Ako po yung hindi natanggap. Kaya sabi ko, Lord, bakit ako yung pinaka nangangailangan sa amin? Parang may time po that time na parang nagtatanong ka po sa Panginoon na, Lord, bakit po ako? Sila hindi nila ganong kailangan. Dahil, may kaya. Dahil wala silang kapahan. Roy, medyo Roy, nag-choppy lang tayo. Ko. Tapos apply pa ako. Yun nga po, napunta ako dito sa JED. Okay. Alam ko, maganda yung sinasabi mo. Kaya lang nag-choppy tayo. Hello po, Ma'am Joy. Ma'am Joy. Roy. Pero ngayon po, Ma'am, malinaw na po, Ma'am. Ayan, malinaw na. Okay. So, ulitin natin yung kwento mo. May mga kasama ka na nag-apply sa Riyadh, pero sila yung nakuha. Nakuha po silang dalawa, tapos ako po yung naiwan. Mm-hmm. Tapos that time po, yun nga po, nagtatanong ako sa Lord, bakit po ako naiwan. Tapos yun po, may opening po ng Jeddah, nag-apply po ako ulit ng pa-Jeddah naman po. Tapos yun po, natanggap po ako. Tapos,
sobrang nung napunta po ako dito, sabi ko talaga kung bakit nangyayari lahat. Dahil po napunta po ang dami ko pong kababayan, even po yung mga kasama ko sa university, mga kakilala sa same hospital po. Kaya sabi ko, sobrang nakakatuwa. Kaya naging komportable din po kaagad at nakapag-adjust din po kaagad dito po sa trabaho po. Okay, so nung hindi ka nakapasok sa Riyadh, mga ilang buwan pa hinintay mo para makapunta ng Jeddah? Mga ano po yun, mami? Mga tatlong buwan po, tapos nakapag-apply po ako ulit kaagad. Ah, okay. Nalaman mo ba kung bakit hindi ka napasama sa batch? Opo, kasi po ang gusto daw po nila, OR nurse daw po. Operating room nurse daw po. Eh, that time po, ang experience ko po, ICU. Sa intensive care unit po yung experience. So, it's totally different po. Kaya hindi po nila ako na nakuha. Okay. So, nung nakita mo yung purpose ni God, ano? Nung after 3 months, hindi naman na pala nagtagal ang iyong hindi naman pala nagtagal ang iyong anong tawag dito, yung paghihintay, paghihintay. No? Opo. Oo. Nung natanggap ka, nakapasok ka ng Riyadh, ano ang iyong mga realization sa paghihintay? Yun po, nung yun nga po, nung hindi po ako natanggap sa Riyadh, tapos dito po ako napunta sa Jeddah. Sabi ko, kasi po yung mga kaibigan ko po na yung kasama ko nag-apply, kasama ko po sila ng matagal sa trabaho po dyan sa Pilipinas. So, nung inisip ko po nung una, nung sinabi ko na, Lord, ba't di mo ako tinanggap? Tapos nag-iisip po ako ng mga dahilan. Sabi ko, siguro gusto ng Panginoon na mag-isa muna ako na aalis. Yung parang, wala po yung talagang yung mga tao na komportable. Sila po mo. Yung mga talagang inaasahan kong palaging nandyan, ganyan po, wala po sila. So sabi ko, siguro gusto ng Panginoon na sobrang maging independent ako. Na parang magsisimula po ulit, ganyan. Although may mga kakilala nga po ako dito, yun, mga kakilala ko po ng mga kabatian, ganyan. Pero hindi po yung talagang close friend, nakatulad po ng mga nang iwan po sa akin na nasa Riyadh. So yun po, kaya sabi ko, tapos yun po, nung after po nun, nung napunta po ako ng Jeddah, siguro po, after 2 years po yata na-meet ko po yung Family of Believers Christian Church. Kaya sabi ko, isa pa to sa dahilan kung bakit ako dinala sa Jeddah. Kasi yun nga po, na nakilala ko po yung grupo po nila Pastor Joshua, yung Family of Believers po. Tapos yun po, nagkaroon po ng ministry po sa church. Kaya sabi ko, yun po, maraming dahilan. Isa din po sa dahilan kung bakit talagang dito po niya ako dinala sa lugar po na to. Yan, praise God. At ang ganda naman ng ipinalit sa iyong pangarap, ano, yung diyan sa Jeddah. Kamusta yung mga first few months of adjustment mo? Yun po, nung una-unang buwan po, medyo naano lang po ako sa culture po nila, ganyan, yung sa mga pananamit po nila, even po sa pagsasalita. Parang nung nakita ko po sila nung una, parang medyo nakakatakot po, na parang nakakatakot pong lapitan, nakakatakot pong kausapin. Hindi po katulad nating mga Pilipino na parang na tayo po kampante ka kaagad, yung sobrang friendly po ng mga tao, ganyan. Kakausapin mo, pwede mo pong kausapin kahit hindi mo kakilala. Pero dito po nung una po nangangapaka po na kung kakausapin mo ba siya, kung sino po ba yung mga dapat mong pagtanungan. Ganyan po. Tapos marami pong bawal nga po na bawal kang lumabas kasama po yung mga babae, halimbawa ng mga kaibigan mo sa ospital, ganyan. Bawal. Okay. Tapos dapat po palaging daladalay ID, stricto po sila, ganyan. So sobrang dami po din ng mga
changes po na dapat pong mag-cope po sa kultura po nila. Mm-hmm. So in terms of sa pagtatrabaho, kasi meron ka na rin experience as an ICU nurse dito nga sabi mo sa Nueva Ecija, compared mo dun sa kumbaga sa adjustment mo dyan sa Jeddah, kumusta? Yun po, yung sa trabaho po, kung sa trabaho po, Ma'am Jo, medyo medyo mas ma... Nung dumating po ako dito, medyo nahirapan lang po sa mga equipments po nila, sa mga machines po nila, na yung iba ngayon ko lang po na encounter. Madami po. Pero po pagdating po sa trabaho, masasabi ko po na yung naging trabaho po dito, kumpara po dyan, mas madali po, Ma'am Jo, dito po. Mas madali po kasi sa ICU po dito, ang hinahawakan lang pong pasyente, isa, 1:1 lang po. So, talagang matututukan mo po yung pasyente mo, maibibigay niyo po yung quality service po na dapat pong ma-receive ng mga pasyente, ganyan. Mm-hmm. So, sa atin po, kasi nung time, nung before, medyo mas marami po yung pasyenteng hinahawakan. Pero ngayon parang improve naman na rin po yung ratio, patient ratio, medyo binawasan na rin po nila. Pero dito po talagang 1:1 lang po. Mm-mm. At ito recently, itong nangyayaring pandemya, yung iyong kasaysayan ay hindi exempted as a frontliner. Would you like to share that to us? Nung peak po, September po, yun po yung mataas po yung kaso dito ng coronavirus. So yun nga po, no? So tayo po, although tayo pong frontliners, we are not exempted. Pero tayo po na tumanggap po sa ating Panginoon, we are protected. We are protected by His blood. Pero yun nga po, hindi tayo exempted dahil palagi po tayo exposed po, di po ba? Kaya dapat lalong-lalo na kayo. Talagang Opo. Kaya talagang dapat po mag-ingat, doble ingat po. Nurse Roy, saan ba ang designation mo pala diyan sa hospital? Ano po, ma'am? Nung first year ko po, ICU po ako na-assign po dito. Then after that po, nilipat po ako sa nursing education. So yun po, nursing education. Pero nung nitong corona nga po, may mga time po na kailangan din po kaming maghawak ng pasyente. So hindi po nila kailangan ng educator this time. Halimbawa po ganyan. Umahawak po kami ng pasyente sa dialysis, ganyan. So kung saan po kami pwedeng madala. So yun nga po, dahil lahat po kami dito, yung hospital po namin dito, yung corona center po dito sa Jeddah. So, ang kinater lang po ng hospital namin, lahat po ng corona patient lang po. Nako, so, diretsahan. Opo. So, sinarado po nila yung mga wards po namin na nag-handle po ng mga OR, post-OR, surgery. Sarado po lahat yon. So, talagang corona lang po. So, yun nga po, dahil exposed po kami palagi. Actually po, nung sa akin po, dahil di naman po natin nakikita yung virus, hindi ko po alam talaga kung saan ko po siya nakuha. Kasi that time po, before that time po na nag-manifest po yung signs and symptoms sa akin, nagpunta rin po ako ng church. Tapos may time po na kumain sa labas. Pero nag-iingat naman po, nandun po yung napunta po ng church tapos na-expose po dito. Tapos yun po, nung... severe flu po yung naramdaman ko. Sobrang sakit po ng ulo, sobrang taas po ng lagnat, sobrang yung ubo po, malalang ubo, sobrang nanghihina po yung katawan, tsaka masakit po yung katawan. So dumiretso na po kaagad sa ospital at nagpaswab. So yun nga po, todo dasal po ako na sana mag-negative, ganito ganyan. Pero yun nga po, nung nag-positive, so na-admit po ako sa dito sa ward po namin, yung meron pong ward dito na nag-handle ng staff, mga patient na staff nurses po namin dito. So yun po, halos 26 days po yata na nasa hospital, isolated.
sobrang mahirap din po, lalo na po yung first week. Physically, mahirap po siya nung first week dahil doon po talaga, yun po talaga yung parang ramdam ko po lahat ng signs and symptoms. Sobrang sakit po ng ulo ko na hindi po ako makatulog. Ganun. Tapos, actually po, nilihim ko pa po siya sa family ko dahil nung first week ko doon, birthday po ng nanay ko po. Birthday po niya. So, sabi ko, ayoko sabihin kasi nag-aalala. Siyempre po, ano, mag-aalala agad na. So, tinawagan ko lang din po siya nung birthday niya. Tapos, hindi ko po sinasabi kung nasaan ako ganyan. Hindi naman po niya nahalata na hospital. Opo, hindi naman po niya nahalata na. I mean, immediately, na-confirm ka? Opo, after po ng result, actually po, nung na-swab po, pina-admit na po ako, pina-isolate na po ako dito sa ward namin. Mm-hmm. Then after that, one day after po nung swab, may result na po na positive. So, diretso na po siya na nasa loob na rin po ako ng room sa ward po namin. Mm-hmm. Tapos yun po, nung after ko po tinawagan yung nanay ko ng birthday niya, sinabi ko po sa kuya ko, sa isang kuya ko lang, sabi ko po huwag niyang sasabihin. Tapos kinabukasan po, tawag na po ng tawag mga kapatid ko, tsaka po yung nanay ko, dahil po sinabi po niya. Sabi ko, bakit mo sinabi, nag-alala tuloy sila. Tapos sabi po niya, Roy, para kailangan nilang malaman, at tsaka para mas marami yung magdarasal para sa'yo. So yun nga po, naisip ko nga din po na tama din naman. Ang purpose ko po para wag po sabihin, para wag na po silang mag-alala. Pero yung mas marami pong mananalangin, kung mas marami po yung mananalangin at tatawag sa kanya, talaga pong mas powerful po talaga. So, actually tama ka eh dun sa sinabi mo, Roy, na isa sa mga dilema ng pagkakaroon ng sakit na yan is how to say it to the people whom you love. Kasi di ba yun, ayaw mo silang nag-worry. Although, sabi mo nga, may mga nag-encourage sa'yo na kailangan mo sabihin para mas marami yung taong makakapanalangin sa'yo. And siguro din, masabi mo dun sa mga taong nakasama mo no mga time na sa tingin mo nag-positive ka na. No? Ano yung pinakamahirap dun sa pagkakasakit mo, Roy? Actually po, ang nahirapan lang po ako doon. Bukod po sa physical na mahirap po yung physical sa symptoms pong naramdaman nung first week na talaga pong mahirap po siya. Ang nahirapan po ako doon yung malayo po talaga sa pamilya. Kasi po talagang kapag nagkakasakit po ako dati dyan, inaalagaan po ng magulang, inaalagaan po ako ng nanay ko, di po ba? So, doon po ako nahirapan kasi po, dito po, tuwing magkakasakit ka, kailangan po alagaan mo yung sarili mo. So, yun po. Sabi, kasi po dito, nung naka-admit po kami sa ospital, kailangan mo pong i-monitor yung sarili mo. Oo nga, parang ang lonely-lonely, ano, mag-isa ka lang, ikaw mag-monitor ng sarili mo. Kailangan mo pong monitor sarili mo, alagaan po yung sarili mo, palakasin po yung sarili mo, para yung katawan mo maging maayos. So doon po ako nahirapan tapos na hinahanap mo, yun po yung hirap lang po yung hinahanap mo po na nag-aalaga po sa na umaasik mo. Nung nag-iiyakan na po kasi umiiyak na po yung nanay ko, ganyan. So kailangan palakasin mo po iloob nila. Sabi ko, huwag kayong umiiyak. Sabi, paano Roy pagka ganito, ganyan, ganyan. Sabi ko, huwag kayo mag-isip ng kahit na anong negative kasi pagagalingin ako, pagagaling. Sabi ko po sa kanila, kasi po yung, lalo na po yung bunso po namin kapatid, Kuya Roy, paano pag hindi ka na nakauwi dito? Sabi niya, ganyan, tapos umiiyak po siya. Tapos sabi ko, hindi, sigurado ako makakauwi ako. Actually, tapos yun po, hindi ko po sinabi, dahil in-expect ko po na 1 week lang makakalabas po ako, eh hindi ko po in-expect na magtatagal ng halos isang buwan. Kaya sabi ko, dapat lang palang sabihin din po talaga. So, yun lang. Yun po. Yung sa pamilya po na mag-aalaga, doon lang po talaga. Yun lang po talaga ang mahirap po sa mga nasa abroad po. Laging ang struggle ninyo is yung
presence ng family, lalong-lalo na kapag nagkakasakit. And ikaw, alam mo paano alagaan ang sarili mo because you are a healthcare worker. Alam mo, hindi ko mapigilang maiyak dun sa ano mo, sa situation mo kasi marami tayong mga kaagapay na ganyan, ano, na it is during their illness na hinahanap nila lalo yung presence ng kanilang mga mahal sa buhay. Kaya lang, because of the pandemic, we have to really isolate ourselves. And kagaya nga lang sabi mo, yung, eh, ikaw, malayo ka na eh. Malayo ka na sa family mo. Technically, isolated ka na. Pero, paano nakatulong yung ano technology naman para ikaw ay ma-boost ang iyong moral? Yun po, sobrang, kasi po, maiinip pa po eh sa 26 days po sa loob. Apat na sulok lang po ng kwarto na wala ka pong ginagawa. Kailangan mo lang kumain, matulog, magpahinga. Ganyan. So sobrang nakatulong po talaga yung technology kasi po everyday po tinatawag talaga pong everyday po nandiyan po yung tawag ng pamilya ko. Tapos every night po meron po kaming prayer meeting, meron po kaming daily grace inspiration. Na sobrang nakatulong din po talaga. Kasi po katulad po ako as believer, minsan po may time po na pinanghihinaan din po ganyan. May time na pinanghihinaan ka. Na may time po minsan na may parating po yung doubt, ganyan, na nagda-doubt ka na, Lord, bakit Ba't di pa ako gumagaling? Gumaling na lahat ng kasabay kong pumasok dito. Yun din po, parang ganun po nangyari. Kasi po, nakasama ko sa bahay. Last ka ba? Tatlo po kami. Pero isa po nakalabas din po agad kasi negative. Kaya dalawa lang po kami natira. Tapos after po ng 10 days, nakalabas na rin po yung isa. Kaya, yun po, minsan kahit po, although mali po talaga, mali po na meron po tayong doubt, pero minsan talagang sinisiksik po yung sa isip natin. Yung po talagang sinisiksik po sa utak natin, unbelief, na para po maagaw ka ganyan. Kaya parang minsan po, yung isip mo, nagkakaroon po, in-entertain mo po yung doubt. Kaya minsan sinasabi ko po, Lord, ba't hindi pa ako gumagaling? Hanggang ngayon, nakalabas na po sila, ganito, ganyan. Kaya, yun po, nung that time po pag nag-iisip na ganyan, sobrang na talaga sa namin yung inspiration po namin yung pag-uusap po sa mga kapatid po sa gawain. Kasi po talagang ginagamit po silang instrument po ni Lord para po talagang palakasin po yung loob mo, para po i-remind talaga na you are healed. Pinagaling ka na ng ating Panginoon. Hindi man ganun kaaga, hindi man naging ganun kaaga sa in-expect mo na 1 linggo, 10 araw, pinagaling ka na niya. Kaya dapat po panghawakan po natin yung salita niya na talagang pinagaling ka niya. Kaya po nung that time po, after po nun, nung pag nag-iisip ako na nakalabas na siya, hayaan ko na lang. I-enjoy ko na lang yung pag-stay ko dito na parang pahinga po siya. Binibiro nga po ako ng mga kasama ko. Sinasabi nila, ako daw po yung pinaka-bless kasi po, okay naman na yun. Ala naman na po ako nararamdaman pero napapahinga pa po ako sa loob ng kwarto. Sabi po nila, tapos Kuya Roy, hayaan mo na, sumusweldo ka naman dyan, tapos ano, okay ka naman na. Sabi po, opo, pinagaling naman na po ako, pinagaling na po ako ng ating Panginoon, hinihintay ko na lang kung mawala ka ako yung ubo. Dahil talaga po kahit konting ubo po nun, talagang gusto nila. So, magaling ka. Wala na, kaya hindi po pinalabas po. Ang kalaban mo din dyan, yung boredom, ano? Kasi sanay ka na very productive yung day mo, eh. Just imagine yung 26 so, days. Po, nakakainip po na hindi ka po sanay. Yes, ma'am, Jo. Nagbakasyon. Para nga po talagang nagbakasyon. Dun sa days na yon, ano na yung period kung saan recovered ka na and kailangan mo na lang ma-isolate?
Nung ano po, Ma'am Jo, nung after po ng 10 days, yung 10th day po na sinwab po ako ulit, kaso po yung 10th day, eh lumabas po na positive pa rin. Tapos, meron pa po akong kaunting ubo nun eh. Pero, pinilit ko po talaga na sabi ko, sinabi ko po na meron pang kaunting ubo. Although, hindi po talaga dapat iswab ulit. Sinabi ko po, nakiusap po ako na iswab ulit para po malaman ko po yung resulta. Eh, kaso po yung po naging positive po ulit. Kaya, 10th day, after po ng 10th day, hindi na po ako ulit sinwab until such time po na mawala po yung ubo. Eh, nawala po yung ubo ko 25th day na po nawala. Ah, okay. So, dun sa, clear ka talaga lahat from all the symptoms? Yun po. Ang wala lang po yung pagkahirap sa, yung hirap pong huminga. Yun po, buti po ako. Hindi ko po na-experience na mahirap ang... Ako, praise God. Praise God, ako, hindi ka hirap huminga. Oo. All these days na experience mo, very difficult ito, I believe. Eh, ano yung ng mga natutunan mo? Ano yung mga inuwi mo mula sa ospital na aral para sa iyo? Yun po. Natutunan ko po na una po yung kasi po kami po dito po talagang meron din po mga ibang tao ano po. Sobrang busy ka po sa pagtatrabaho na sobrang nakafocus ka po talaga. Talagang pinagbubuti mo po yung trabaho mo ganyan. Na may mga na may time po na nakakalimutan mo po yung sarili mo na palakasin po yung po na pang yun po. Although kami po alam naman po namin na dapat alagaan po yung sarili, palakasin. Pero dahil nga po sa yun po, lalo na po sa mga frontliners, kaya masasabi ko po na for us to be able to provide quality care, yun po, dapat alagaan din po talaga natin una yung sarili natin. Kasi po yun po eh, sobrang pagod po kami sa trabaho, ganyan, na yung physical na pangangatawan, nakakalimutan po namin sa naalagaan, yung pagkain po na maayos, pagtulog po na maayos, ganyan. Sobrang importante po niya. Yun po yung una, sobrang importante po niya. Tapos ano, yung natutunan ko pa po, yung unahin po talaga natin palagi yung pagtawag po kayo sa atin pong Panginoon. Unahin po natin pagtawag po sa Panginoon natin. Tsaka huwag po tayong mag-doubt. Paniwalaan po natin na lahat po ng nangyayari po sa atin eh, meron po talagang dahilan. May plano po ang Panginoon po sa atin kung bakit po natin pinagdaraanan yung mga bagay-bagay po na yun. Kaya yun po yung ano ko, yung kahit po maliit po na doubt, dapat po tanggalin po natin yun. Tanggalin po natin yung doubt po natin yun. Kasi po hindi po yun po yung ano ko, hindi po natin kailangan na magkaroon ng big faith. Hindi po natin kailangan ng big faith sa ating Panginoon. Kasi po kung may big faith po tayo, tapos meron naman po tayong doubt. Meron po tayong doubt. Parang wala din po yun. Big faith plus big doubts equals zero. So wala din po, wala rin pong pakinabang. Ang kailangan po natin yung pure faith. Kailangan po natin ng puro pong pananampalataya sa ating Panginoon. Na wag po tayong mag-isip ng negative, kung kahit po sa negative circumstances isipin po natin na meron pong positibong dahilan kung bakit po to binigay sa atin ng ating Panginoon. So mas na strengthen po yung pagtitiwala ko po nung napagdaanan ko po yung COVID journey nga po na to. Praise God. Salamat yes, sa Diyos at naitawid ano, naitawid mo yung masasabi natin isa sa pinakamahirap na sitwasyon ng iyong buhay. And of course, credit to the prayers of your family, lalong-lalo na yung nanay yes, mo na nako eh the moment na nalaman niyang may sakit ka eh kulang na lang liparin yang lugar mo ano para siya yung na talaga sa iyo. But the Lord's hand was upon you through the people na ginamit niya, medical health workers na tumulong. And now, you are saying the testament, no? You're sharing the story of God na kung paano kanya pinagaling, kung paano ka pinalakas. At ngayon, mas nakakapagbigay ka ng quality service naman sa mga siniservisyo ka ninyo dyan sa Jeddah.
At last na lang, anong message mo sa mga frontliner na kagaya mo na nasa ibang bansa, malayo sa family, and paano pangalagaan ang sarili, ang emotional, ang mental, and spiritual health? Yun po. So, sa mga frontliners po na katulad ko po. So, sa atin po, yun nga po katulad po, sabi ko kanina, we have to provide quality care. Pero yun po, kailangan po alagaan po natin ating sarili dahil malayo po yung pamilya po natin sa atin. Wala pong mag-aalaga sa atin dito kundi po tayo. So, unahin po natin alagaan yung sarili natin, tamang pagtulog, tamang pagkain, tamang pahinga. Dahil kailangan po talaga, we are ready to face the battle. Kailangan po, handa po tayo kapag kapasok po natin sa ospital. Not just physically, emotionally, mentally, spiritually. Ready po talaga tayo araw-araw. Mm-hmm. Kaya yun po yung unahin natin. So yung sarili po natin. At para hindi din po mag-alala yung pamilya natin sa Pilipinas. Mm-hmm. Tapos, yun po, pangalagaan po natin ating sarili. Tapos, kailangan po tayo, yun, palagi huwag po natin kakalimutan na tumawag po sa ating Panginoon. Na although nag-iisa po tayo dito, wala po yung family natin. Palagi po natin siyang kasama. Tandaan po natin na palagi po natin siyang kasama at hindi po niya tayo iniiwan sa lahat po ng pinagdaraanan natin. Di po ba? Na kahit po ano po yung pinagdaraanan mo, the Lord will not leave you nor forsake you. He will not leave us or forsake us. So hindi niya tayo kakalimutan, hindi niya tayo pababayaan. Tapos ang masasabi ko din po sa mga frontliners po na katulad ko, ang Panginoon hindi niya tayo kinreate. Ang pamilya, hindi niya kinreate ang pamilya para magkahiwa-hiwalay. Yun po yung lagi kong iniisip eh. Yun po yung laging nakaano po sa isip ko. Hindi niya ginawa ang pamilya para magkahiwa-hiwalay. Kinreate niya tayo para magkasama-sama. Na tayo as OFW, gumawa tayo ng paraan para mas makaipon. Uh-huh. Yun dapat yung igaw natin, makaipon tayo. Dahil hindi pang matagalan na nandito tayo sa Jeddah, nasa Pilipinas, yung mga pamilya natin, yung mga mahal sa buhay natin. Kasi nilalang niya tayo para magkasama sa... Sabi ko nga po, mas masarap na magpuri sa Panginoon, mas masarap na mag-worship kapag kasama ko yung pamilya ko. Ayoko na yung ako lang yung nakakilala sa kanya. Actually po, sila po, nagpipray po sila, tumatawag naman po sila, pero hindi ko po alam kung gaano po yung pagkakakilala nila. Pero gusto ko po na hindi lang po ako, siyempre po tayo po, no? Ayaw mo na ikaw lang yung masave. Ikaw lang yung may pagkakilala sa ating Panginoon. So yun po, umuwi tayo, mag-ipon tayo at umuwi tayo para makasama natin pamilya natin. Kailangan ma-enjoy natin yung buhay natin na kasama yung pamilya natin. Tapos, yun po. At tulungan din natin sila na, yun, sama-sama po tayong, sama-sama tayong magpuri, sama-sama tayong sumamba sa ating Panginoon. Kasi mas masarap talaga na mailapit din po natin yung ating pamilya sa ating po Panginoon. So yun po, kaya yun po yung payo ko sa mga frontline, sarili mo sa ating Panginoon, at mag-goal ka na umuwi ka sa Pilipinas. Mm-hmm. Ikaw ba, ano, kailan ang ilang taon ka mag-iipon sa kakababalik for good? Bali, ako po, although yung nanay ko po kasi before, talagang in-encourage po niya ako mag-US. Sabi po niya, Roy, mag-apply ka anak sa US. Sabi po niya, ganyan. Tapos, so nag-process po ako ng application doon, ng exam. So nakapag-exam na po ako doon. Pero yung application po doon, hindi ko po eh. Kasi sobrang hirap po, pinag-pray ko po noon sa Panginoon dahil nakakonfuse po ako kung uuwi ako 2 years ago o mag-stay po muna ako dito sa... O mag-stay po ako dito. Tapos uwi po ako ng Jeddah o mag-stay ako. O uwi po ako ng Pilipinas o mag-apply po ako ng US. So yun po, pinag-pray ko po talaga. Dahil sabi, pinag-pray ko po. Tapos yun po, nung siguro po mga 2 buwan ko pong pinagdarasal at pinag-iisipan po yung decision kung itutuloy ko pa po yung sa US. Tapos yun po, naisip kong Panginoon na makasama yung pamilya kasi hindi ko lang po mabibitbit lahat ng pamilya ko kapag nagpunta po ako sa US. Sabi ko, mas mahalaga yung pamilya kaysa sa pera. Kaya yun po, pinag-pray ko na po noon palagi
makapag-ipon, makapag-ipon dito sa Jeddah. Makapag-ipon lang dito sa Jeddah at uuwi po ako. So yun po yung pinagpipray ko po palagi. Tapos yun po, praying po na 2 taon po sana or maximum po ng 3 taon makauwi po ng Pilipinas para po dyan po makasama po yung pamilya. Yan. Ipagpipray namin yan, Roy, na magkatotoo yung iyong mga pangarap. And agandang mapakinggan mula sa isang OFW, no, na hindi naman intention na himiwalay. Talagang mag-iipon lang and then pagkatapos nun ay sa iisang lugar kung saan man kayo i-converge ng Panginoon ay ang gusto mo talaga ay together with your family. So yan din, ipagpipray namin yan sa iyo. Thank you so much, Roy Francis Cordero. Bago ka magpaalam, batiin mo muna yung mga kapamilya mo dito. Sa Nueva Ecija ba? Yung family mo? Opo, Ma'am Jo. Yes po, Ma'am Jo. Yun po, binabati ko po lahat. Binabati ko po yung aking pamilya sa Nueva Ecija po, sa nanay ko po at sa mga kapatid ko po na nandyan po sa Nueva Ecija at lahat po ng kamag-anak po namin dyan at binabati ko rin po ang kapatiran po namin dito sa Jeddah, yung Family of Believers Christian Church. Yan po sila Pastor Josh, sila Pastora Cheche, sila Ate Wilma at lahat po ng mga kapatid po namin sa gawain. At yun po, patuloy lang po tayong kumawak po sa atin pong Panginoon. Maraming salamat po. Thank you so much. Yan po ang ating nakasama si Roy Francis Cordero dito po sa Salvation OFW. God bless you, Nurse Roy. Stay blessed po, Ma'am Jo. Salamat po. Thank you po. Thank you and God bless. Naman po ay napagpala po kayo ng ating panayam kay kay Nurse Roy Francis Cordero. At syempre, kagapay, bago tayo paalam, bago tayo magpaalam sa ating programa, tayo ay pansamantalang manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataon na ito na maaari pong makadalog sa inyo sa kahit anong oras, sa kahit anong pang panahon. Panginoon, kayo po ang nagbibigay po sa amin lagi ng kalakasan. Lord, You are our refuge, You are our strength, and di po namin alam saan kami pupulutin kung wala po kayo sa aming buhay. At dalahin po namin si Nurse Roy sa kanya po mga pangarap. We pray, Father, na bigyan niyo po siya ng kalakasan and ng determinasyon. Because it is You, Lord, who has given him the dream na makasama po niya ang kanyang family in the future. At ganda po yung layon po ninyo para sa kanyang buhay. And we pray, Father, that you keep him safe at healthy. Hindi na po siya magkaroon pang muli ng COVID-19 in the name of Jesus. We also pray for aming kaagapay na nakikinig ngayon. We pray that you heal them as well. Kung meron po silang mga karamdaman, heal them emotionally, physically, and spiritually. Maraming pong salamat sa inyo, Panginoong Jesus. Our Emmanuel, thank you for being with us all the time. This is our prayer in Jesus' name. Amen. At dito na po nagtatapos ang ating programang Servisyong OFW. Thank you, Nurse Roy Francis Cordero. At salamat din sa iyo, kaagapay, for tuning in. Salamat sa ating mga engineering team at sa Bukawa Transmitter site. Salamat din kay Kayla Escalante, kay Aruel Mendoza, JB Dabwa at Nathaniel Peralta. Ako po, Jo Cabrera Alabastro, nagsasabing pagpalain ng Panginoon ang mga OFW at ang kanilang pinakamamahal na mga kapamilya. Ako po si Philip Cortez, OFW sa Milan, Italy, at kayo nakikinig sa Servisyong OFW. Servisyong OFW! Yeah.